si Queenie ang inyong tagpagbalita sa Bullseye on the Go. Sa mga pangunahing balita, Duterte nag-issue ng memo versus pagdalo ng cabinet officials sa Senate probe. Tugade, dinepensahan ang offshore investments. Lacson, Soto, naghain ng kandidatura sa 2022 polls. Website ni Gordon na cyber attack. Pilot run ng face-to-face classes sisimulan na sa Nobyembre 15. Kilusang Mayo 1 Chair, Bong Labog, formal ng senatorial candidate ng Makabayan. Akbayan, nanawagan na tumakbo si VP Lenin Robredo bilang presidential candidate sa susunod na halalan. Sa international news, China maaaring maging handa ng salakayin ng Taiwan sa 2025. Isang lalaki sa Indonesia ang nagpakasal sa rice cooker. Alan Kay, may namaalam na naman ng kapatid. Sa balitang showbiz, sa Milby, sigurado ng the one si Catriona Gray. Naglabas ng memorandum si Pangulong Rodrigo Duterte na nagbabawal sa mga opisyal ng gabinete na dumalo sa pagdinig ng Senado tungkol sa pagbili ng gobyerno ng di umano'y overpriced na supplies mula sa Pharmaly Pharmaceutical Corp. noong nakaraang taon. Sa memo, sinabi ni Executive Secretary Salvador Midaldea na hindi lamang mga cabinet secretaries ang sakop ng kautusan, kundi lahat ng empleyado ng Executive Department ay ipinagbabawalang dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Richard Gordon na halos tumagal na ng 2 buwan. Sa kanyang Talk to the People, sinabi ni President Duterte na hindi dapat pinapayagan ang tahasang pambabastos sa isinasagawang pagdinig ng komite. Muling binanggit ng Pangulo na kung may sapat na ebidensya si Gordon, laban sa Pharmaly ay dapat magsampa na lang ito ng kaso sa tamang korte. Anya, hindi isang criminal court ang Senado at hindi dapat ginagamit sa isang witch hunt. Muling pinaninindigan ng Pangulo na ginawa ng Executive Department ang trabaho nito sa pagtugon ng problema sa bansa at walang kahit isang maliit na ebidensya ng overpricing at korupsyon. Inisa-isang sinagot ni Department of Transportation Secretary Art Tugade ang umano'y mga akusasyon na inilabas ng Philippine Center for Investigative Journalism kaugnay sa umano'y offshore investments ng Kalihim. Ayon kay Tugade, hindi nakarating sa kanyang kaalaman ang tungkol sa ipinadalang interview request letter ng PCIJ, kaya hindi niya ito naaksyonan. Bagamat ito ay dapat public record, ang nasabing investment sa Solard Holdings ay personal financial niyang hakbang at ito ay nagsimula pa bago siya pumasok sa gobyerno. Nilinaw din ang Kalihim na ang Solard Holdings ay tinatag noong 2003 kung saan ilang bahagi ng cash assets ang hawak ng kanyang pamilya. Ang pagkakaroon umano ng kanilang family savings na inilagak sa Solard Holdings ay legal na hakbang para lumago ang kanilang financial portfolio katulad ng ibang mga negosyante, kaya nagdesisyon silang ilagay ang bahagi ng kanilang savings sa ibang bansa na balido naman at legal. Idinagdag pa ng Kalihim na nakasaad din ito sa kanyang sinumpaang assets, liabilities and net worth o SALN sa ilalim ng personal properties, intangible, particular na bilang offshore investments simula 2012 to 2020, kung saan ang nasabing panahon ay bahagya lamang gumalaw ang naturang account. Sinabi rin niya na walang tinatago at sasagutin niya ang anumang paratang at katanungan sa tamang forum at sa tamang paraan. Kakayahan, katapatan, katapangan, mga katangiang taglay ng Lacson-Soto tandem na layuning maibalik ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Ito ang isa sa binahagi ng pananalita ni na Partido Reforma
standard bearer na sina Panfilo Lacson at Senator Tito Soto matapos na formal na maghain ng kanilang kandidatura. Ayon kina Lacson at Soto, na serbisyo kahit minsan ay hindi sila tumanggap ng suhol at ang kanilang inaalok sa taong bayan bilang presidente at vice-presidente simula sa susunod na taon. Naiiba ang inaalok ng partido reforma dahil kaakibat nito ang katangiang mahirap mahanap sa ibang naganais na maging pinuno ng bansa. Kung ang armas na gagamitin nito ang pagbabatayan. Sinabi rin nila na kahit minsan ay hindi raw sila tumanggap ng suhol, kapalit ng serbisyo publiko at nananatiling walang bahid ng korupsyon at ito ay gagamitin nilang pinakamabisang armas upang buwagin ang mga sindikato sa loob at sa labas man ng gobyerno. Ito ang sabay na pahayag ni Lacson at Soto. Mamumuhunan din anya sila sa pamamagitan ng isang gobyernong kakataan ng wastong disiplina sa hangaring umani ng reformadong pamahalaan at bayan. Sabi nila na kung ito ay pagkakaloob ng Diyos na ang Lacson-Soto tandem ang mapipiling mamuno, isang disiplinadong burokrasya ang paiiralin kabilang na ang maayos na paggastos ng pambansang budget upang makaabot ang biyaya at kaunlaran sa mga liblib na lugar sa bansa. Marapat lamang na mauna ang kapakanan ng mga Pilipino, dagdag pa ng dalawa. Na-cyber attack ang website ni Senator Richard Gordon na halos 5 oras nag-offline ang website. Kasabay ng pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa umano'y overpriced na pagbili ng medical supply. Ayon kay Mike Cruz, Information Technology Officer ng tanggapan ni Gordon, nagkaroon ng tinatawag na Distributed Denial of Service o DDoS attack sa kanilang website. Naging dahilan ito para mag-shutdown ang web services nito mula alas 7 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Ang DDoS attack umano ang traffic request na karaniwang dinadaan sa dark web ng mga taong nabayaran ng malaking halaga. Sa Nobyembre 15 na ang pilot implementation ng limited face-to-face classes kasabay ng pagtukoy sa 59 na paaralan na makakabilang dito. Sa pagdinig ng Senado ay tinukoy ni Health Undersecretary Rosario Vergiri na naniniguro sila na ang 59 na paaralan ay nasa minimal to low risk area at pinili umano ito mula sa mahigit 600 na paaralan sa buong bansa. Sinabi ni Vergiri na sa selection process sa naturang mga paaralan na kanilang nasiguro na mas matimbang ang benepisyo ng limited face-to-face classes kaysa sa panganib at sa pamamagitan ng mga government procedures para makontrol ang hawaan. Isang kinatawan naman galing sa sektor ng paggawa ang formal na naghain ng kanyang kandidatura para sa halalan 2022. Na siyang ini-endorso ng Progresibong Koalisyong Makabayan at Anak Pawis Party List. Naghain na kasi ng kanyang Certificate of Candidacy para sa pagkasenador si Elmer Cabong Labog, tagapangulo ng militanteng kilusang Mayo 1 o ang KMU sa Commissions on Elections. Sa kanyang talumpati, sinabi niya na ang kanyang plataporma ay ang pagdadala ng mas makatarungan at makatwirang sahod para sa mga manggagawa, ito man ay sa pribado o sa gobyerno. Kasama niya ang pagtiyak sa trabaho para sa lahat, pagtiyak sa kabuhayan, at pagrespeto sa karapatan ng manggagawang Pilipino, partikular sa umiiral na labor laws sa ilalim ng saligang batas at sa mga international conventions. Ang sahod na umiiral sa bansa ay hindi sapat, dahil ito ay nagkakahalaga ng 537 pesos lamang sa Metro Manila at binabagabag tayo ng maraming problema katulad ng tuloy-tuloy na pagtaas na presyo ng langis,
at hindi makaagapay sa ating sahod. Dagdag pa niya, oras na lumabas ka na ng National Capital Region ay mas mababa pa ang lalo ang minimum wage. Ngayon raw na Enero, huling iirit ng KMU ang 750 pesos national minimum wage, bagay na dapat daw mapaspasan ang pagpasa bilang batas. Nagpasalamat din si Labog sa Anak Pawis Party List na muling susubok makakuha ng pwesto sa Kamara matapos hindi manalo noong 2019 na siyang kumakatawan sa kalakhan ng mga Filipino marginalized sectors gaya ng mga manggagawat magsasaka. Akbayan, nanawagan na tumakbo si VP Lenny Robredo bilang presidential candidate sa nalalapit na halalan. Ang ilang miyembro ng Akbayan ay nagtali ng pink ribbon sa Tomas Morato Avenue sa Quezon City. Ayon kay first nominee ng Akbayan na si Percy Sendanya, umaasa sila na pakinggan ng vice presidente ang panawagan ng kanyang mga taga-suporta. Ayon sa kanilang inilabas na statement, sinabi nila na hindi pwede yung mga kandidatong lesser evil o pwede na na ang kailangan ay yung sigurado at tiyak na maninindigan laban sa patayan, karahasan, korupsyon, laban sa diktatorya at dutartismo. Sinabi rin ni Sendanya na nakikita nila ang proseso na ginagawa ni VP Lenny Robredo ay nagpapakita ng mahusay na pamumuno. Hindi rin umano natatakot ang grupo sa numero na kung saan nahuhuli ang vice-presidente sa ipinalalabas na survey. Sinabi nila na kung makikita sa mga nakarang eleksyon bago ang 2016 elections, hindi naman nananalo yung nangunguna sa survey. Sinabi rin nila na kinakailangan lamang na magkaisa. Kinakailangan lamang na sabihin ni VP Lenny Robredo natatakbo siya at susunod at tutulong ang mga mamamayan. Sa international news, ayon sa Defense Minister ng Taiwan na si Chu Ko-cheng, maaaring maging handa na ang China na salakayin at sakupin ang Taiwan sa 2025. Sinabi niya ito matapos na magpadala ang China ng warplane sa Taiwan Air Defense Zone. Sinabi rin ng Defense Minister na may kakayahan ang China na gawin ito. Ayon sa kanya, ito na ang pinakaseryosong hakbang ng China matapos ang 40 taon na pagsali niya sa military. Inanunsyo ng Foreign Ministry ng China na magkakaroon ng meeting kabilang ang senior Chinese diplomat na si Yang Jiechi at ang US National Security Advisor na si Jake Sullivan sa Zurich upang pag-usapan ng China-US relations at iba pang mga bagay kaugnay dito. Sa iba pang mga balita, nag-viral ang isang lalaki sa Indonesia nang pakasalan nito ang kanyang rice cooker. Inanunsyo ni Kurul Anam na taga Manjela, Java, ang kanyang kasal sa Facebook. Pinost nito ang mga larawan ng kanilang kasal. Nakasuot ng traditional na puting damit at ang kanyang electrical bride naman ay nakasuot ng puting veil nung sila ay pumirma ng dokumento na nagpapatunay na sila ay kasal na. Sa post ni Kurul, sinabi niya na pinakasalan niya ang rice cooker niya dahil ito ay maputi, masunurin at mapagmahal. Sinabi niya rin na kung wala ito, hindi maluluto ang kanyang kanin. Pero matapos lamang ang 4 na araw, inanunsyo nito ang kanilang paghihiwalay. Dahil daw ito sa walang ibang magagawa ang kanyang rice cooker, kundi ang magluto ng kanin. Namatayan muli ng isang kapatid si Alan Kay. This time ang kapatid niyang si Melvin ang pumanaw na pinost ng komedyante ang picture niya sa kanyang Instagram account. Matatandaan na noong nakaraang taon, 2 kapatid ni Alan ang namatay, ang bunsong kapatid na lalaki at isang mas matanda sa kanyang babae. Sa balitang showbiz, si Miss Universe 2018, Catriona Gray, na ang the one para kay Sam Milby.
Inamin ito ng aktor sa kanyang panayam sa Mega Magazine. Sinabi niya na hindi naman siya magtatagal at mananatili kay Catriona kung hindi niya nakikita na magkasama sila sa future. Sinabi rin niya na life partner talaga ang kanyang hinahanap at umaasa siya na si Catriona na nga ito. Marami raw silang kailangan pang ayusin sa kanilang relasyon at kasama na dyan ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Yun raw ang pinakamahalagang bagay sa kanilang relasyon. Patuloy na nanatili na sentro ng kanilang relasyon ang Panginoon. Pinapakita niya ang pagmamahal niya sa dating Miss Universe sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanya at pagbibigay ng mga regalo. Tulad na nga lang noong Valentine's Day, binilhan daw niya ang girlfriend ng dream dog nitong Cavalier King Charles Spaniel. Nabanggit rin ni Sam na ayaw niya magbigay ng time frame patungkol sa kasal. Ngayon raw na 37 years old na siya, ay ayaw niya na magbigay ng time frame sa sarili. Hindi naman raw napaplano ang buhay sa paraan na ginawa natin. Tungkol raw ito sa kung kailan mararamdaman na handa na para bumuo at sumuporta ng pamilya. Stay tuned po mga kababayan, susunod na po ang Bullseye News Unfiltered by Dante Maravillas. Live na po sa ilang sandali.